bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Kodre de Remimes. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat nang sa ganun updated kayo sa mga bago nating content, lalo na't sa lecture and guide. Ganun din dito sa Facebook page kong Kodreder Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat ulit. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area ninyo, ito lang ang nire-reply ko pag nagpasa kayo ng mga sign ninyo sa messenger ko. Huwag kayong magalit kung mapasahan kayo nito. At ito, subalit pag pinasa ko ito, mas okay or maghintay na kayo dahil kabilang na ang mga sign ninyo na mababasa ko. Pero hindi ko magagawa yan kung hindi ninyo masunod ang assessment mechanic na ito. Pakibasa na lang ng maigi, number 1, number 2, number 3, simpleng ano lang naman ito mga katits, mechanic lang naman ito eh. Screenshot ninyo, naka-like kayo sa Facebook page ko, pasa ninyo sa messenger ko, number 2. Screenshot nyo rin na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko, pasa ninyo sa messenger ko. Ganun lang kasimple mga katits. Yung iba kasi hindi nila magagawa-gawa eh. Tapos ang daming mga sign na pinapasa sa akin at gusto pa kong gawing chatmeet. Hindi ganun mga katits. Pasa ka ng sign sa area mo na klaro, gawin mo lang to. Babasahin ko yan at babasahin ko talaga yan. At sa mga gustong sumali dito sa raffle draw natin, pakisunod na rin sa mechanic. Simpleng ano lang naman mga katits, mag-chat kayo sa akin, sir, pakisali naman sa raffle draw. Ito yung requirement mo na hinanap. Screenshot mo ang Facebook page ko na nakapalo at nakalike ka mga katits. Ganon din sa YouTube channel ko. Napakasimple lang, pero ang iba hindi naiintindihan mga katits. Okay, pakisunod na lang dyan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga katits, ito'y tungkol sa mga deposito or nakatagong deposito sa lumang Japanese flagpole. Kaya pinamagatan ko itong Japanese treasure recap number 5, the gold deposit of Japanese flagpole camp World War II. Ito ang pamagat sa content na ito. Kaya kung isa ka doon na gusto mong madagdagan ng iyong kalaman, alin at sabayan muna ang simple lecture guide kong ito. Kaya ito na, umpisahan na natin. Ganito yan mga katits. Alam naman natin sa panahon na yun, marami silang naging kampo dito sa bansa natin noong World War II. Mapagarison camp man yan, mapa-imperial site man, o mga small detachment. Lahat ng yun mga katits, mayroon at mayroon talagang flagpole. Subalit, may dalawang klase ang paglagay niyan mga katits. Una, kung mapapansin ninyo dito sa ginawa kong illustration, nakasentro ang flagpole sa mismong kampo. Ayan, ito yung kampo. Bantayan yung maigi mga katits dahil kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo. Kung mapapansin ninyo, nasa gitna ang mismong flagpole. Iba ang bearing line nito mga katits, kung saan nila tinago ang kayamanan at yun ang hinahanap sa karamihan, lalo na't ako mga katits. At ang pangalawa, ito yung una, number 1. Number 1 illustration, bantayan yung maigi. At ang pangalawa mga katits, kung saan mapapansin ninyo, number 2, nakalabas ang mismong flagpole sa kampo nila. Kung mapapansin natin, laruhin talaga natin. Nandito ang ginawa kong illustration at nandito ang kampo sa area na ito. Nandito ang flagpole sa labas ng kampo. Kaya iba din ang bearing line nito mga katits. Ito ang ipamamahagi ko sa inyo para masundan ninyo kung sakaling may ganito kayong plastada sa mga area ninyo. At dito tayo sa number 1. Ngayon kung sakaling may ganito kayong plastada mga katits, kahit saling kwento man yan na
nakikita na mga ninuno ninyo noong World War II na may Japanese camp at saan nakapwesto ang flagpole nila. Ibig sabihin, pag nakasentro ang flagpole na ito sa kampo nila, ito yung kampo nila. Ayan, sentrong-sentro nakalagay ang mismong flagpole. Lagyan pala natin ng number 1. Number 1, para maintindihan talaga ninyo. At ganito ang gagawin ninyo mga ka-teach. Puntahan ninyo ang area kung saan nakapwisto ang mismong flagpole na yan. Kung maituro sa mga ninuno ninyo na nandyan. Ngayon, kung mayroon man at ganyan ang sistema, gumamit lang kayo ng kompas. Bantayan ninyo ang direksyon ng east, west, north, at saka south. Sulatan natin maigi para masundan talaga ninyo. Isulat natin. Ayan. Ngayon, pag nakuha na ninyo ang direksyon na yan, punteryahin agad ninyo mga ka-teach ang 36 degree. Ayan. Simula sa mismong flagpole kung saan siya nakalagay, gamitan ninyo ng kompas at pag nakuha na, punteryahin ng 36 degree. Distance, hindi lalayo ng 27 feet. Sukatin ninyo simula sa mismong puno ng flagpole. 27 feet going to 36 degree. Dahil yan ang bearing degree na nilalagay nila ang deposito. Pa 36 mga ka-teach. 36, sulat talaga natin. 36 degree. Dahil alam nyo ba mga ka-teach, yung 36 degree na yan, simula sa Pilipinas, halimbawa, ito ang susundan natin na linya. Simula sa Pilipinas, papuntang Japan, nakabiring tayo ng 36 degree. Ayan ang totoo mga ka-teach. Kaya dyan sila naglalagay sa bearing line na yan. Kaya kung mayroon man kayong ganitong plastada, ilocate na ninyo ang linya na yan mga ka-teach. 27 ang distance. Mag-umpisa kayo ng 3, 6, 9 hanggang sa 12, 15. By 3 yan mga ka-teach. Ibig sabihin 3 feet yan. Lagyan ninyo ng istaka or palatandaan. Alam ko naman na mayroon kayong mga sariling mga locator. Ilocate ninyo yan mga ka-teach. Kung alin man dyan sa area na yan, nakakagat ang mga locator ninyo, ibig sabihin may signal sa ilalim. Hindi naabot yan ng 27 feet ang distance. Halimbawa, kumagat man dito sa pangatlo, 3 feet, 6 feet, 9 feet, 12 feet, hanggang 27. Pero pagdating ninyo sa actual ay dito pa lang sa pangatlo, mayroon at mayroon ng signal. Pagdating ninyo sa unahan, walang mga signal yan, wala rin mga signal. Ibig sabihin, nandito ang digging spot sa pang 9 feet simula sa mismong puno ng flagpole. Bearing 36 degree. Ayan mga ka-teach. Kung nakasentro ang mismong flagpole sa dating kampo nila mga ka-teach, yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. At meron ng mga area na nakuha na talaga mga ka-teach. Kaya yan ang sundan ninyo sa pinaka number 1 natin. Number 1. Ngayon, dito naman tayo sa number 2 mga ka-teach. At nandito ang illustration. Ayan. Kung sakaling nakalabas man ang flagpole na ito sa kampo nila, at mapapansin ninyo yan dahil yun ang tinuro sa inyo ng mga ninuno ninyo. Dahil sila ang live pointer o live witness area na nakikita nila sa panahon na yon. Ibig sabihin mga ka-TH, ganito yan. Nandito ang
gitna ng kampo, kung saan man yan. Puntahan ninyo mismo ang gitna ng kampo at doon kayo magkumpas. Kahit dumaplis man kayo, okay lang. Ayan. Bantayan agad ninyo ulit. Ang palagay natin east, west, pa-west doon. Dito yung west. Dito ang north at dito ang south. Kung sakaling pagdating dyan at pagkumpas ninyo, bearing agad kayo ulit ng 36 degree. Ayan, 36 degree. Gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga. 36 degree. Tumbok mismo sa flagpole nila, mga katits. Kung saan, nandito sa pinakagitna ka ng base. At tumbok ang area na ito. Papuntang flagpole. Ibig sabihin nito, mga katits, wala nang ibang direksyon kung saan ang target ay nasa ilalim ng flagpole, mga katits. Ayan. Dahil binasi na nila ang mismong flagpole papuntang 36 degree. 36 degree. Mula sa gitna ng kampo nila. Ibig sabihin, direct under na ito, mga katits, ang depositong ito sa ilalim ng flagpole. Ito yung number 2 natin. Ibang bearing line niya. Bantayan nyo maigi yan. Dahil kung may mga ganito kayong pastada, hindi na kayo malilito, mga katits. At masusundan nyo na ang sasabihin ko or mga sinabi ko. Nandito yung illustration na ginawa ko. Ayan. Kung sakaling nasa loob ng kampo ito, mga katits, bearing lang kayo ng 36 degree. Distance 27. Sulat natin. Simula sa mismong flagpole, 27. Feet yan, mga katits. Elocate by 3. 3 feet. 3 feet. 3 feet. Kung sakaling umabot man siya sa pinakadulo, 27, at nandito ang signal, ibig sabihin nandyan ang target sa ilalim. At pwede na kayo mag-taste dig. Ngayon sa pag-taste dig ninyo, mga katits, kung sakaling wala man kayo makita ang mga sign, pero kumagat yung detector ninyo, ituloy nyo lang, mga katits. Kahit umabot man kayo ng 12 feet under, ibig kong sabihin pa down. Ayan, 12 feet. Diretsuhin lang ninyo yan, mga katits. Down lang kayo. Pero pagdating man sa 14 feet, nakakita kayo ng seashell, kabhang ng mga, tawag sa amin ito, kinasun eh. Sa English, seashell. Pagdating sa 12 feet or 14 feet or 16 feet, nakatama kayo nito. Ang iba, mga katits, umabot sila ng 18 feet. Natamaan nila ang seashell na ito sa mismong hukay nila. Pero marami yan, mga katits, hindi yan nag-isa. Kung ilagay ninyo yan sa balde, aabot yan ng 3 balde. Ang dami niyan. Subalit, mapapansin ninyo na deposit na talaga, dahil ang seashell na yan iisang ori lang. Ibig kong sabihin, hindi sila halo-halo, mga katits. Ang tawag sa amin ito, kaang. Kung kaang man, lahat ng nakalagay dito sa ilalim, puro kaang yan. Lilikumin ninyo ng, or ilagay ninyo sa balde, aabot yan ng 2 to 3 balde ang dami. Ngayon, kung sakaling makatama kayo nito, kahit umabot man kayo ng 18 feet, or 12 feet, or 16 feet ang deepness niya, nako, napakaswerte ninyo, mga katits. E diretso na ninyo yan, down lang sa ilalim. Sure ball na yan, mga katits. Base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko at yung area na nakuanan. Ayan ang plastada niyan, mga katits. Ibig kong sabihin, kung nakuha ninyo ang seashell dito sa ibabaw,
i-down lang ninyo yan mga katits, dahil hindi nalalagpas yan ng 9 feet o 12 feet. Sa madaling salita, palagay na tinatamaan ang mga seashell dito sa 18 feet, i-plus mo lang ang 7 feet, ibig sabihin matatamaan na ang target sa 25 feet under. 18 plus 7, 25. Ngayon, kung natamaan ang mga seashell dito sa area na ito ng 12 feet, i-plus mo lang ang 7 feet equals to 19 feet. 7 feet plus 12 feet, 19 mga katits. Basta idritso na ninyo yan pailalim kung makakuha kayo ng seashell na pareho-pareho. At ang dami, mga tatlong baldi ang dami. Ganon din dito sa mismong flagpole na nasa labas ng kampo. Wala nang ibang tatakbuhan nito mga katits. Hindi ka na magbiring dahil dito na yan ang galing sa mismong gitna. Patapon siya sa 36. Ulitin natin ulit. Kaya direct under na yan mga katits. Pailalim sa mismong puno ng flagpole na yan. Ang dimension niya, ganyan. Down lang kayo. Pailalim. Diretso sa ilalim. Pagdating sa ilalim ulit, 12 feet to 16 feet, 18 feet. Nakatagpo kayo ng seashell. Ayan, sintro yan. Sa mismong butas, palagay natin 12 feet or 18 feet man yan. Natamaan ito. Ibig sabihin mga katiits, dagdag lang kayo ng 7 feet or 9 feet. Basta idritso na ninyo yan. Nandyan nag-aabang ang mismong deposito. Ayan, ganyan mga katiits. Sintro sa flagpole na yan. Dami nang nakakuha nito mga katiits. Marami na talaga. Kasi nasundan nila ang tamang target area. At nandito ang dimension niya mga katiits. Sa panintruhan, ulitin natin sa pang-apat na pagkakataon. Ito simula sa kampo. Halimbawa, nandun yung kampo, gitna ng kampo, nakalabas itong flagpole na ito. Bearing kayo ng 36 degree. Laruhin talaga natin. Dahil malaking pira ito pag natsambahan ninyo. At huwag nyo lang kalimutan, Zeko Trader, bearing kayo ng 36 degree. At ito yon, nasa labas ng kampo. Direct under na yan mga katits. Pagdating ng 12 feet hanggang 18 feet, nakatama kayo ng seashell na magkapare-pareho na ang dami, mga tatlong balde pag nilikom ninyo at pinag-isa ninyo. I-direct na ninyo yan mga katits. Down lang. Ayan, nandyan yung deposito. So balit, kung ang flagpole na ito nasa gitna siya ng kampo, ganito yan mga katiits. Ayan, ulitin natin ulit sa pang-apat na pagkakataon. Doubles siya ng 36 degree dahil nasa gitna siya ng kampong ito. So madi-total, wala yan sa panintruhan. Mali yan. Nasa 36 degree ang direksyon yan. Kailangan yung i-locate by 3. Ulitin talaga natin. 1, 2, 3. Ayan, by 3 feet yan. Kung saan man matatamaan na mga locator ninyo. Hanggang dito sa pinakadulo niya ng 27. Ilagay natin. Ito yung dulo ng 27. I-locate ninyo yan. Ngayon, pag may signal yan, nako, itisdig na ninyo. Hanggang 18 feet under. Subalit, kung wala kayong makita ng or wala kayong makitang seashell hanggang sa 18 feet under, ituloy ninyo hanggang 22. Pagdating sa ilalim, umabot man kayo ng 22 feet. Ulitin natin, 22 feet. Papunta sa ilalim at wala pa rin. Pwede na ninyong i-stop mga katits. Dahil malamang, hindi yan ang hinahanap natin na ganitong klaseng deposito, dahil wala kayong natamaan na
Shishel. Ayan. Pero kung sakaling pagdating ng 22, mayroon man, ay ibig sabihin nagpapahabol pala talaga siya. Sundan nyo lang pa down sa ilalim dahil hindi na magkalayo ang deposito niyan or deposit niyan. 22 plus 7, 29. Meron at merong deposito sa 29 feet under. Ayan ang susundan ninyo mga katiits. Sana may ganito kayong plastada sa area ninyo. Nang sa ganun, kung mayroon man, may guide na kayo mga katiits at masusundan ninyo ang mga simple lecture kong ito at may apply ninyo dyan sa mga area ninyo. Okay, sa pagtatapos sa simple content natin mga katiits, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.